O dahil sobrang dami nagre-request, no? Egg fried rice, let's go! Ang dami nagtatanong sa akin paano gumawa ng sinangag. Which is very surprising kasi dapat alam natin lahat to eh. Pero the thing is, I think masyadong nakafixate ang tao sa ingredients pero hindi sila nagfo-focus sa tamang bagay, which is yung kung anong klaseng bigas ang gagamitin, no? Dati kasi madali lang ang mundo. Meron dalawang klaseng bigas, short grain and long grain rice. Ang short grain rice is yung mga bilog-bilog na bigas. Bigas na malagkit, Japanese rice. Ang long grain rice is yung pangkaraniwang pangsaing natin, di ba? Supposedly, ang short grain rice ay more glutinous. Mas malagkit siya. Kaya nga yung mga biko natin, di ba? Medyo punggok yung bigas. At ang long grain rice naman dapat ay hindi dapat siya glutinous. Hindi siya dikit-dikit, buhagag siya dapat. Pero in recent years ako, in my personal experience, hindi na masyado nagmamatter yun. Meron na akong mga nakikitang semi-short grain na bigas na buhaghag. And meron na rin akong mga na-experience na long grain na bigas. Pero dikit-dikit siya, medyo malagkit ng konti. So ano ngayon ang gagawin natin? Paano ngayon tayo pipili ng bigas para sa ating fried rice? Magtanong ka. Tanong mo doon sa nagtitinda ng bigas. Simple-simple, boss, ano ba ang pangsangag dito? Ano ba dito ang buhaghag? Kasi sa totoo lang, sa sobrang dami na ng klase ng bigas ngayon, ang hirap na eh. Ang hirap ng pumili ng tamang bigas para sa tamang dish. So maganda, itanong mo na lang sa kanila. So pag tinanong mo sila, magsasuggest sila, i-try mo. Kapag okay sa'yo, then good. Di ba? Pag hindi, try ka ng ibang bigas. Ganun lang kasimple. Itatanong nyo lang talaga. Pumunta ako sa grocery, nagtanong ako, boss, ano ba ang pinakamagandang bigas dyan pang sinangag? Yung buhaghag, yung hindi nagdidikit-dikit. Sabi nila sa akin, eto. Ano ba brand na ito? O kung anong brand ka man, baka naman. Diba? Sabi nila, eto daw ang pinakabuhaghag nila. Eh, itatry natin. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya natatry. Pero, siguro, sa pagitan namin dalawa ni Kuya, siya nagbebenta, ako bumibili, mas alam niya, di ba? Pero dito kasi sa bahay, kung gusto namin ng sinangag, kung gusto namin magkanin na buhaghag, wala kang, hindi ka mapapahiya sa basmati rice. Yes. Basmati rice ang ginagamit sa biryani. Wala ka pa naman siguro nakikitang biryani na parang biko yung texture, di ba? Lagi silang buhaghag. Nga lang, medyo expensive, di ba? Pero kung para sa bahay lang naman, ba't hindi, di ba? Ba't hindi? Para sa inyo naman eh. Ang inang buhok talaga. Ito yung problema nito ngayon. Gagong puta. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Okay, for our purposes, basmati rice na ang gagamitin natin. Ngayon, gawin nyo lang sinabi ko kanina, itanong nyo lang dun sa nagtitinda ng bigas kung ano ang pinakamagandang rice for sinangag. And yun ang gamitin nyo. Pero ako, personally, hindi man to traditional, hindi ka talaga sasablay dito. I promise you. So, Jordan Farms. Baka naman. Siyempre, daliri method tayo. Hindi tayo gagamit ng cups. So, kumuha ka ng basmati rice. Punuin natin to. Marami tayong gagawin. Tapos, eto next step is very crucial. Huhugasan natin ang bigas. Naturuan tayo na kaya hinuhugasan ang bigas kasi marumi to. And parang tama naman yun, naka-expose na to sa palengke, hinahawakan na ibang tao, nilalangaw, mahahangin na naaalikabukan. So, parang totoo naman to, pero paano ito? Paano masabi? Ang dahilan kung bakit mo huhugasan na yung bigas, para mabawasan siya ng starch. Pag hinuhugasan mo ang bigas, di ba parang nagpuputi yung tubig, yun mismo yung starch na yun. Basically, ang ginagawa natin dito is wina-wash out natin yung excess starch. Yung starch kasi na yun, pag naluto, magpo-form siya ng malagkit na outer layer sa grains ng bigas natin. And magdidikit-dikit sila. Hindi siya na iba doon sa cornstarch na ginagamit natin. Malagkit, di ba? Tapos kung mapapansin nyo pala, no, yung tubig nitong basmati rice compared sa normal na bigas na ginagamit natin araw-araw, hindi siya ganun kapute kasi nga, hindi siya ganun ka-starchy na bigas. Pero still, kailangan pa rin natin hugasan. Gano'ng karaming beses, hanggang halos pumuti na yung tubig. Sorry, ulit, Jerome. Sorry na. God bless. Essential. Gano'ng karaming beses, hanggang halos luminaw na yung tubig. Mga pang-apat o limang beses ko nang hinugasan itong bigas. Ayan. Medyo mas malinaw na siya ng konti. Pero slightly cloudy pa rin. Hindi naman natin matatanggal ng tuluyan. So ngayon, didrain natin itong tubig and sasabawan na natin yung sinaing natin. Again, daliri method tayo. Halugin ng konti para pumantay ang bigas. Tapos daliri. Sabi nung iba sa una, pero ako I like to go below.
Kasi mas madali magdagdag ng tubig kaysa magbawas, lalo sa sinaing. Okay, good. Diretso na tayo sa kalan. High heat. Tapos pakuluin natin. So habang nakasalang ang sinaing natin, discuss natin ang konti yung tungkol sa starch ng bigas. So na-determine na nga natin na ang dahilan kung bakit nagdidikit-dikit ang bigas kapag sinaing is because of the starch. Less starchy yung bigas mo, mas less yung chance na magdikit-dikit sila, di ba? Pero by its nature, arises mostly starch. So wala talaga tayong magagawa doon. Pero meron tayong mga magagawang paraan para malesen yung starch. Tulad nga ng ginawa natin kanina, hinugasan natin ng ilang beses yung bigas hanggang medyo luminaw ng konti. Meron pa mga ilang-ilang paraan. If familiar kayo, meron pang mga ilang-ilang paraan. If familiar kayo sa proseso ng paggawa ng biko or risotto, alam nyo na hindi yun tinitigilan na haluin. Kasi agitation, which is yung paghalo, nagdudulo to ng pag-release ng starch mula dun sa grains ng bigas. Dahil nga dun, hindi natin dapat galawin tong bigas. Kasi meron akong mga nakikita nagsasaing, hinahalo, kasi naninikit daw. Nagigets ko yun, oo. Pero kung hahaluin nyo yung sinaing nyo, isang kayod lang, isang motion lang, para hindi masyado matindi ang agitation. Kasi maaari magkusto ng pagkadikit-dikit ng bigas natin eh. Isa pa, ito very controversial to. Few months ago, nag-viral si Uncle Roger kasi na-bash yung isang cook sa isang TV show kasi kakaiba yung method niya ng pagluto ng bigas. Hindi, never ako nag-comment sa ganun eh. Ang dami nagtatanong sa akin noon, hindi ko sinasagot kasi sa totoo lang, wala namang mali dun sa ginawa niya. Wala akong nakikitang mali dun sa ginawa niya. Hindi lang yun ang nakasanayan mo. Pero, di ba ang ginawa niya doon is niluto niya yung bigas sa mainit na tubig tapos sinala niya. Jerome, lagay ka nga ng clip dito. Okay. Pakita natin okay, sa kanila. Boys. Baka hindi sila familiar. Kung mapapansin nyo, yung tubig na pinagsalaan ng bigas is puti na. Di ba? What's she doing? Starch yun, pare. Starch yun. Ang gusto kasing mangyari nitong cook na to is maging buhaghag yung fried rice niya. To be honest, karamihan naman sa atin yun ang gusto. Ah, lahat nga tayo, yun naman ang gusto. Wala naman siguro sa atin may gusto ng fried rice na tumpok, di ba? Wait lang, kumukulo na ang sinaing natin. Daldal pa more. Okay, pagkulo na sinaing natin, hinaan. Okay, hininaan ko na siya, pero I made sure na yung apoy hindi nakadikit sa puwet ng kaldero para hindi manikit, di ba? Pero hindi pa siya inin. Medyo malapit na siya sa inin, yung level ng apoy ko, I mean. Mabalik tayo. Ang ginawa ng cook na yon is niluto yung bigas sa mainit na tubig tapos sinala niya. Again, kung mapapansin nyo, yung tubig na pinagsalaan niya is maputi na. Starch yun. Excess starch yun na galing sa bigas. Kasi ang gusto niya mangyari is buhaghag nga yung fried rice niya, di ba? So, hindi yon ang nakasanayan yung method. Pero, kung iisipin mo, parang wala namang mali sa ginawa niya. Sa totoo lang. Dinedepensahan ko ba siya? Siguro. Kasi ayokong nakakulong tayo sa iisang technique lang, sa iisang recipe lang. Ang dahil-dahil pwedeng gawin eh. Ang dami-daming methods. Parang sabi nga nila, there's more than one way to skin a cat. Di ba? Ang daming nagsabi na ang bobo daw nung ginawa niya. Ganyan. When in fact, yun ang method na ine-employ sa pagluto ng biryani. Pero that's just one of the ways. Di ba? So hindi totally mali yung ginawa ng babae. Bakit ko siya hindi ginawa ngayon? To be perfectly honest, hassle kasi. Pakukuloyin, sasalain, ganyan. Dahil proseso. Samantalang, pwede naman nating rekta-isaing na lang. Pero that doesn't mean na mali yung ginawa niya. Scientific yung approach niya. Alam niya yung ginagawa niya, naiintindihan niya. Maging, check natin yung sinaing natin. Ayan, kumukulo siya. Matubig. Kapag mababa na yung tubig niya, like below the rice na, saka natin siya pwedeng hinaan para ininin. Habang hindi pa siya iniinin, dapat medyo nakabukas ng ganyan yung takip niya ng konti. Ayan. So, halos paubos na yung tubig niya, pwede na nating hinaan yung apoy. Pakita ko sa inyo gano'ng kahina. Importante, hindi pa yan mahina. Importante na hindi siya nakadikit sa puwet. Bad yun, pag nakadikit sa puwet, yari kayo. Gago! Hina. Huwag ka mamatay. Yan, okay. Ganyan lang. Tapos saka natin tatakpan ulit. Gago, pag may umatsing na lang gam, mamamatay yan eh. Okay, so habang iniinin ang sinaing natin, magsimula tayo sa konting-konting vegetable prep lang naman. And magsisimula yun sa bawang. Ang dami nagtatanong, Ninong, paano mag-chop ng bawang na pinakamabilis? So, papakita ko sa inyo. Kumuha ka ng buong bawang. Siyempre, wala ng balat, di ba? Lagyan mo dyan. Lagyan mo kutsilyo. Pwede na yan. Next ay leeks. Pagpantay-pantayin nyo lang, tapos tanggalin nyo yung ugat.
Para isang puto lang, diba? Tanggalin nyo rin yung dahon kasi ang kailangan lang natin is yung white part. Hindi nyo itatapon yung green part. Kung gusto nyo, pwede nyo naman gawing garnish yun. Kayo bahala. Magdikdik ka rin ng paminta kung trip mo. Parang tropa mo na, pamintan, durog. Ang galing, ang galing! Okay, check na natin yung sinaing natin. Ayan, buhaghag siya, kita mo. Hindi siya dikit-dikit. Natikman natin, baka mamaya hilaw eh. Diba? Hmm? Okay na siya. Okay na siya for me. Ngayon, konting tip, kung magsasaing ka naman and alam mong gagamitin mo na ito sa fried rice, pwede mo na siyang lagyan ng konting mantika, siguro 1 to 2 tablespoons. Malaking magiging tulong yon to lubricate each grain para hindi sila magdikit-dikit. No? Ilipat mo agad ang bigas mo sa isang lalagyan para mas matulungan siyang hindi magdikit-dikit. Ano? Nasa ilalim, konti lang. Mas medyo ano mo lang siya ng konti. Fluff up mo lang siya ng konti. Ayan. Hayaan mong kumawala yung steam. Kasi yung steam na yan, magkukos pa yan ng pagkakadikit-dikit eh. Pwede mo siyang palamigin. Bahala ka. Pero pwede mo na rin naman siyang gamitin right away. So dahil nga ang ginagawa natin ay egg fried rice, ang dalawang main ingredient natin ay egg at rice, di ba? So tapos na ang ating rice. Tuturuan ko kayo ng ilang methods paano mag-integrate ng itlog sa inyong fried rice. Simula tayo sa dalawang itlog. Nababatihin natin. Okay na yan. Sindihan ang kalan. Hintayin uminit ang kawali, ha? Isa sa dahilan kung bakit dumidikit ang kanin sa kawali kasi hindi pa ito masyado mainit, nilalagay nyo agad yung kanin. Hayaan nyo maging mainit. Lagyan pala natin ng konting patis ang ating itlog. Hindi lang. Tayin lang natin umusok ang wok natin. Mantika. Mainit na wok natin, ilagay na natin ang itlog. Busos sa gitna, hayaan nyo maluto agad. Basically, si-scramble nyo lang siya. Mabilis na mabilis lang yan kasi mainit yung wok natin. Habang ini-scramble nyo siya, putol-putolin nyo. Saglit na saglit lang, ilang segundo lang, no? Tapos kumuha ka ng panibagong plangganang maliit at ilagay natin ang itlog natin doon. Wala hugas-hugas yung wok, salang mo ulit. Higyan mo ng mantika. Ulit. Habang hindi pa gaano mainit ang mantika, lagyan mo na ng bawang. Bahala ka kung gano'ng karami, ha? Malaki ka na. Pag malapit nang mag-brown, huwag yung hintayin totally mag-brown, ha? Kasi yari kayo nun. Lagyan nyo nung leeks na chinap natin. Bahala ka na rin, malaki ka na. Ngayon, pwede ka magdagdag ng mantika. Sa fried rice yan, medyo mamantika talaga yan. Although hindi naman siya dapat nagsiswimming sa mantika, kailangan may mantika siya. Lakasan ang apoy. Nilakasan mo ang apoy, maglagay ka na ng kanin mo. Again, bahala ka na rin kung gaano karami. Toss mo lang. Hintay mong uminit kasi ayun, no? Tumatalon yung kanin, tol. Nakita mo, sumasayaw yung kanin. Mabuting bagay yun, yun ang hinahanap natin. Pag nangyayari yun, ibig sabihin ang kanin mo hindi maninikit. Maglagay ka na ng panimpla mo. Ako, paminta lang. Tsaka patis. Konti lang. Konti lang. Ngayon, kung gusto mong gumamit ng bechi na magic sarap, bahala ka. Walang problema yan, pare. There's no shame in using those things. Tapos, ibalik na natin ang ating itlog. Medyo malalaki yung itlog mo, durugin mo ng konti. Patayin nyo apoy, tsaka nyo i-adjust yung seasoning. Pero sa akin, pasok na to. Okay, next method. Ganun ulit. Magsisimula ulit tayo sa dalawang itlog tsaka konting patis. Ang wok natin, wala nang hugas-hugas. Paiinitin natin ng mabuti ang wok natin, tapos lalagyan uli natin ng mantika. Pero this time, mas konti. Actually, okay na nga ito, yung natirang mantika. Pero dagdagan lang natin ng konti. Manipis na layer lang. Parang ano lang, para pag nasa loob ka lang ng LRT. Ano mo yun? Hindi ka naman pawis, pero nagmamantika. Basampaling ko utak mo, ang baboy mo ha. Yangat mo ang iyong wok. Ito ngayon ang itlog mo. Ibuhos mo mula sa gilid. Tapos i-swirl mong ganyan. I-swirl mong ganyan. Ito pa. Yan. Patuin mo konti. Saglit na saglit lang.
Para lang kumalas siya mula sa wok. Tapos, ito medyo mahirap, i-roll yun natin siya. Tanggalin natin dahan-dahan. Yes! Okay, good. Tanggal ng buo. Dahan-dahan, medyo delicate siya. Ooh! Yan. Good, 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 good. Tapos ang gagawin nyo dyan is, i-roll yun nyo siya. Na parang, alam nyo na, ano ba ni-roll yun? Tumama yun. Hindi, baliktad yun, baliktad. Kabaliktad. Ay, nakabalik-takot ka lang. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Tapos ihiwain nyo lang siya ng haba-haba. Medyo manipis, ha? Oh, meron kang egg ribbon, men. Lupit. Tikman natin. Sarap. Nasa itlog. Huwag siyang dudurugin, ha? Dahan-dahan na ihiwa kasi medyo manipis talaga siya. Dahan-dahan ang hiwa. Tulad ng proseso kanina. Painitin ang wok to medium heat, tapos lalagyan ng mantika. Lagyan ng bawang. Kung malapit nang mag-brown, saglit-saglit lang, ilang segundo lang, maglagay ng leek. Maglalagay na tayo ng kanin. Pasan natin ang apoy. Again, kailangan sumasayaw ang mga butil ng kanin natin, ha? Tulad niya, no? Kung meron kayong mga naninikit dito sa gilid, tanggalin nyo kasi masusunog yan. Tapos, at this point, pwede na tayo magpatis. Unti lang. To taste, ha? Pwede asin, pwede toyo, pwede oyster sauce, bahala ka. Tapos, ilagay na natin ang egg ribbons natin. Kung ayaw maghiwa-hiwalay, tulungan nyo maghiwa-hiwalay. Asa sa inyo na yan kung gusto nyo putol-putulin yung ribbons nyo. Asa sa inyo na yan. Tikman. Okay na. Alright. Third method, ganun pa rin. Gisimula pa rin tayo sa itlog na may patis o asin. Bahala ka. Babatihin lang natin. Pagka-tebats mo sa logits, kukuha ka ng squeeze bottle at ilalagay mo to doon. Takpan, syempre. Tapos start na ulit tayo sa proseso sa kanina. Pag medyo mainit na, again, ilagay natin ang bawang. Pag medyo nagba-brown na, saglit na saglit lang, oh, kita nyo. Lagay tayo ng konting leeks. Konti lang. Saglit lang din yan. Nalagay na natin ang ating kanin. Lakasan ang apoy. Konting mantika kung kailangan. No shame, pare. Tapos dito napapasok ang ating itlog na nasa squeeze bottle. Lagyan nyo unti-unti habang tinotos. Tapos hintayin nyo maluto. Itlog uli. Masyado marami, ha? Konti-konti lang. Ngayon kung nangangawit ka magtos ng magtos, tulad ko, pwede naman ganyan-ganyan na lang. Squeeze bottle. Itlog. Gawin mo lang hanggang maubos lahat ng itlog mo. Ang dahilan kung bakit ganito ang method na ginawa natin kasi pag naglagay ka lang dyan, binuhos mo lang dyan yung isang buong itlog na binate at di mo dinahandahan, mabubuo lang yan, magiging parang tortang kanin lang yan. At least dito, between every addition, kasi sigurado natin na naluluto muna yung itlog bago tayo mag-introduce ng panibagong hilaw na itlog, diba? That way, makakapag-integrate tayo ng itlog without it ruining the texture of the rice. So, tingnan nyo, buwaghag pa rin yan, men. Hala, medyo matrabaho nga lang to. Pero kung para sa mahal mo naman sa buhay, at hindi, diba? Saka natin timplahan. Patis. Paminta. Egg fried rice number 3. Done. Okay, so yun na yung tatlong methods natin paggawa ng egg fried rice. Pero, bigyan ko kayo ng bonus ang paborito kong fried rice, ang seafood and egg fried rice ni Ninong Rai. Uy, shit! Okay, so syempre, paiinitin uli natin ang wok natin. Then, dalawang itlog with patis. Ang gagamitin nating method dito sa egg fried rice na to is yung unang method na pinakita ko sa inyo. Mantika. Mainit-init na, lagay na natin ang itlog. Tapos pag okay na siya, luto na siya, and medyo maliliit na siya, lipat natin sa stainless bowl. Next step, painitin uli ng mainit na mainit ang ating wok. Mainit na siya, lagay natin ang mantika. Again, huwag masyado marami.
Meron tayo ditong frozen scallops na nabili natin sa farmer's market. Admittedly, hindi siya sobrang ganda, pero ano mo yun, pwede na siya for our purposes. Lagyan ng patis, konti lang. Pag mainit na ang wok natin, lagay mo. Lulutuin natin to ng saglit na saglit lang, ha? Kailangan lang maluto siya ng konti. Okay na siya, lagay natin sa stainless bowl. Okay, so pag okay na yun, initin uli natin ang ating kawali to medium heat. Mantika, of course. Tapos, pag medyo mainit-init na siya, sumulitin natin ang bawang natin. Sado nyo na yan. Pag malapit na mag-brown, ilagay natin ang ating leeks na konti na lang. Mabusan ako eh. Tapos natin ang ating kanin. Mantika as needed. Okay lang yun. Kung ayaw mo magmantika, okay lang yun. Wala namang problema yun eh. Lutuin lang natin ang konti ng fried rice natin. Remember, ang ginagawa natin, no, kaya natin siya fina-fry is binabawasan pa natin siya ng moisture. Sumasayaw yung mga butil ng bigas natin. That's a good thing. Pag medyo fluffy na siya ng konti, lagay tayo ng taba ng talangka. No? Puro. Baka naman, di ba? Pangalawa na yan. Kumpul-kumpul yung aligi mo dun, pwede mo naman siyang basagin. Wala namang problema. Next is crab meat. Nasa 100 grams, di ba? Taba ng talangka, laman ng alimasag. Tangina, pag yan, di masarap. At this point, tsaka na natin siya titimplahan. Again, syempre, patis. Yung mga nagsasabi na mabaho daw ang pagkain ko kasi lahat daw nilalagyan ko ng patis. Gago, tapon nyo yung patis nyo. Bumili kayo ng patis dito sa Malabon. Paminta. Pag may buo-buo, pwedeng durugin. Ang ating ginisang scallops. Luto na to, so saglit na lang yan. May nakalimutan pala tayo, hindi pala last yung scallops. Siyempre, itlog natin. And we're done. Tangina, nung dugyot ka na naman. Hashtag ninong lang dugyot. So yun, egg fried rice, tatlong methods. To be honest, pare-parehas lang ang lasa nila. Kasi, well, pare-parehas sa ingredients lang naman ang ginamit natin. Pero nagkakaiba sila somewhat sa texture. Diba? Lalo dito sa isa yung ginamitan natin ng squeeze bottle. Kung wala ka pa ng squeeze bottle, pwede naman stainless bowl lang. Lagay mo lang unti-unti, tapos halo lang ng halo. Ulitin ko, hindi recipes ang tinuturo ko sa inyo dito. I'm trying to teach you techniques. Kasi techniques will help you in the long run. No? Yung mga recipes na yan, yan na lang yan. Hindi na mag-grow yan. While this, kaya nyo siyang i-cultivate on your own. Sinangag lang itong ginawa natin. Nagsaing lang tayo. Pero tinitake for granted na kasi natin ito. Kasi araw-araw, andyan na lang eh. Pero hindi ba mas maganda na naiintindihan natin kung talagang nangyayari doon sa pagkain natin? Kung bakit siya nasasaing na maayos? Bakit siya dikit-dikit? Bakit siya buhaghag? Mas maganda naiintindihan natin yung mga bagay na yan. Sinangag lang yan. Hindi mo kaya ng recipe dyan. Kama intimidate. Kama pressure.